Okay, so currently, I have an issue with my internet connection. So yung GPON, hindi man naka LOS, pero yung internet, walang ilaw. So as you connect sa Wi-Fi, try natin mag-connect sa Wi-Fi, cannot connect to the internet. So paano natin yun isosolve? So connecting, yan, no internet. So naranasan natin na magkaroon ng ganito. So ito, bigla lang nawala or namatay yung internet na light. So ito, cannot connect to the internet via Wi-Fi. Disconnect now. So as is. So yung first gagawin natin, we'll check if meron tayong outage na na-send na tanggap. So try natin. First things first, i-reboot. Troubleshooting 101, reboot your modem. So turn off the modem. Tapos turn on natin. Yun, power lang. So na, napakarami yung connected sa GPON modem ko, no? So habang hinihintay natin mag-sync, so hopefully ano to, mag-steady yung GPON. So ito, karanasan to nawawala yung internet kag pag merong outage or naputol yung uplink mo sa internet connection, yung uplink ng OLT. So tingnan natin, magsisync yan. So wait natin yung GPON steady, okay. Tapos yung internet, tagyan natin ng ilang minuto. So yun, bumalik na yung internet, blinking. So nakuha siya sa reboot. So as you connect na natin yung ano, ano natin, yung cellphone, so it has an internet na. So okay, problem solved. Like and subscribe for more video. Okay, so ganun lang yung pag-resolve ng no internet. First things is to reset the modem. Then pag hindi red LOS, hindi malala yung problema mo. Okay. Tapos yun, pinatayo ko na lang yung modem. Tapos inayos ko yung fiber para walang LOS. Maraming salamat. And yun, blinking na yung Wi-Fi natin. Nireset lang yung modem. Yan. Okay, gusto ko lang i-discuss kung anong nangyari. So, for example, ito yung modem mo. Tapos, naka-Wi-Fi yan. Tapos, yung cellphone mo. Kumukuha yan ng Wi-Fi signal. Tapos, si modem, papunta kasi yan ng OLT. Tapos, yan, meron yang OLT, optical line terminal. Tapos, dito yung NAP mo. And NAP. Okay. From NAP, papunta modem, pang maputol yan, LOS. Kung modem session sa router, ito is transport router, transmission router. Then papunta yan sa BNG, tapos CGNAT. Kung modem mo, may session yan sa BNG, ibig sabihin yung internet, check yan. Pag nagkaroon ng problema yung uplink ni OLT, maputol dito. So yung internet mo, kaproblema yan. So hindi na iilaw yung modem. So yun yung indicator kung bakit merong internet tsaka ano. Tapos yung LOS is between the OLT and the modem. Hanggang. So kung first kaya LOS or GPON, pag si GPON naman is yung OLT mo connected sa modem, so GPON is okay. Pag may putol yan, LOS yung mag-check nyan, magre-red. Okay? So, nireset lang natin yung modem.
para ma-reset yung session between modem papuntang BNG. Ganun lang yung discussion dito. So I hope this video is educational para sa inyo. Well, itong si GNAT, maraming nagsasabi na pwede daw itong tanggalin. Hindi yan, kasi yan yung private to public IP translation. So, hindi talaga yan matatanggal kahit anong gawin nyo. Unless, sabihin nyo sa ISP, sa Internet Service Provider, na yung modem nyo is bibigyan ng public IP address. So, ganun lang. By the way, this is not a sponsor video. Please do like Elmer Shocks Networks for more technical video like this. Maraming salamat and bye.